sa inyong lahat. Ngayon po ay May 30, 2023, Martes, para sa ikawalong linggo ng karaniwang panahon. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa aklat ni Sirak, chapter 35, verses 1 to 15. Para nang nag-alay ng maraming handog ang sumusunod sa kautusan. Sapagkat ang tumatalima sa mga utos ay para nang nag-alay ng mga handog na pinagsasaluhan. Ang tumatanaw ng utang na loob ay para nang naghandog ng mainam na harina. At ang nagkakawang gawa ay para nang nag-alay ng handog ng pasasalamat. Umiwas ka sa masama at kalulugdan ka ng Panginoon. Mag-ingat kang huwag makaapi at para ka nang nagbayad puri para sa iyong sala. Huwag kang haharap sa Panginoon ng walang dalang anuman, sapagkat ang lahat ng handog na ito ay itinatagubilin ng kautusan. Kapag ang taong matuwid ay nag-alay ng kanyang handog, ang bango ng taba na sinusunog sa dambana ay pumapailan lang hanggang sa luklukan ng kataas-taasan. Kinalulugdan ng Panginoon ang handog ng taong matuwid sa Kanya. Ito'y isang alaala na hindi niya malilimutan. Parangalan mo ang Panginoon ng buong katapatan at huwag mong panghinayangan ang mga unang bungang inihahandog mo sa Kanya. Ialay mo ang iyong handog ng may ngiti sa mga labi at magbigay ka ng ikapu ng may galak sa puso. Maghandog ka sa Panginoon ng ubos kaya. Maging bukas palad ka sa Kanya, gaya ng ginawa niya sa iyo. Ang Panginoon ay masaganang gumanti. Gagantihan Kanya ng pitong ibayo. Huwag mong susuhulan ng Panginoon, sapagkat di siya tumatanggap ng suhol. Huwag kang aasa sa handog na galing sa masamang paraan. Ang Panginoon ay Diyos ng katarungan. Wala siyang itinatanging sinuman. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Ngayon po ay sinisimulan natin na mapakinggan at mapagnilayan ang aklat ni Sirak, no? Matapos natin na marinig ang mga gawa ng mga apostol, ngayon naman ay magbabalik tayo sa Old Testament book, no? At isa dyan ay ito pong aklat ni Sirak na naglalaman ng mga pwedeng katulad ng mga kasabihan o mga salawikain, mga pangungusap na, no, nagbibigay ng iba pang kahulugan, no? O yung kumbaga pag-iisipin ka pa, no? Parang mga tula din, no? Itong aklat ni Sirak. Pero sadya pong napakayaman itong aklat ni Sirak na punong-puno ng mga aral na atin pong magagamit sa pang-araw-araw na buhay. So naririnig natin dito yung mga salitang pag-aalay. So bahagi po ng buhay natin, no, ang mag-alay, magbalik ng handog. At itong pagbabalik handog ay isang paraan ng pagpapasalamat natin sa Diyos, dahil sa Kanya din naman talaga nang galing ang anumang mayroon tayo. Kumbaga, kung tutuusin, hindi kailangan ng Diyos itong mga alay na ito, no? Itong mga bunga ng ating mga pananim. Yung dati po, no? Sa tradisyon nila, yung mga baka, mga hayop, no? Na nasariwa, ang dugo nito ang iniaalay. Pero hindi lang ito dahil trip lang ng Panginoon, no? Na, kasi nga, hindi naman siya nangangailangan ng kung anuman mula sa tao. Kasi nga, ulitin ko po, lahat ng meron ng tao galing sa Diyos. Inihiling lang sa atin ng kasulatan na maghandog tayo sa Kanya. Dahil ito ang magpapakita naman ng ating kabutihang loob, ng ating pagtanaw ng utang na loob sa kabutihang ginagawa ng Diyos sa atin. Kaya nga sabi dito, no, wag mong sa salita natin,
huwag kang maging kuripot sa Diyos, no? O huwag kang maging madamot sa pagbibigay sa Diyos. Dahil ang Diyos ay hindi naging maramot magbigay ng biyaya sa atin o sa tao. So siguro magandang mapagnilayan natin ito. Minsan kapag nagsisimba ba tayo, kapag nagbibigay tayo sa koleksyon, no? Tandaan niyo po ha, ang pagbibigay mo sa koleksyon dapat kusa at alam mo kung ano ang kapasidad mo. So kung sabihin natin meron kang kapasidad na dahil nga sabihin natin masigit ka, mas meron ka kaysa sa iba, pero ang binigay mo ay kakarampot lang, ay parang wala kang pagtanaw ng utang na loob sa binigay sa iyo ng Diyos. Pero yung binibigay natin sa simbahan, tandaan niyo po ha, yung mga ikapo ay hindi po yan bayad, no, sa simbahan, kundi yan ay pasasalamat mo sa Diyos. At yung pasasalamat na yan ang itinutulong naman ng simbahan at para maitaguyod, may pagpatuloy ang simbahan sa mga pangangailangan nito. So, meron tayong responsibilidad. Meron tayong bahagi na dapat ginagampanan sa pangangailangan ng simbahan. So, yung binibigay mo para sa Diyos, yan naman ang biyaya na ibinibigay ng Diyos para sa simbahan. Kaya kailangan natin maging malinaw. No? Basahin niyo po ulit ito. Pero sabi nga po, kahit gaano, kahit ilang milyon ang ialay mo, ang ihandog mo, pero kung yung ugali naman natin ay hindi nagiging mainam, eh baliwala ang handog na yun. Kasi parang sabi, no, hindi yan, hindi mo masusuhulan ng Panginoon, no, sa dami o sa laki ng iyong ibinibigay na mga alay, donasyon, no, hindi yan suhol sa Diyos at kahit kailan hindi natin masusuhulan ng Diyos. So, kung ano man ang ating binibigay, ba, donasyon, pledge para sa simbahan, kaya mga pamisa, yan ay dahil gusto natin magpasalamat sa biyaya na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. Kaya pagninayon po, no, kung nasa ang level ba tayo ng pagpapasalamat sa Diyos. At makikita rin yan sa kung ano ang binibigay natin para sa Diyos. Amen.